Gising na ba siya? Galit siya sa atin, Danilo. Ayaw niya na tayong makita. Doc, kamusta na ho siya? Ano hong nangyari? She's fine. She's really recovering, no? Wala na kayo dapat ipangamba. The only thing that she needs right now is plenty of rest para makapag-recover siya kaagad. And para manumbalik na rin sa dati yung mga napisala sa kanyang katawan. By the way, sino ba sa inyo si Esperanza? Ako po. Kasi gusto niya kayo makita. Tubulin na kayo. Huwag niyo lang siya masyadong papaguri sa kwento, ha? Sige. Salamat. Cecil, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Tita, I'm sorry rin po. Kami nga ako dapat humingi ng pasensya sa inyo, Tita Sandra. Dahil kung hindi ko dahil sa amin, hindi ko mangyayari sa inyo yan. Hindi. Hindi kayo, Esperanza. Wala kayong kasalanan. Kasalanan ito ng taong nagtanim sa isipan ninyo na niloloko ko lang kayo. Pero huwag kayo mag-alala. Hindi ko kayo pipilitin ngayon na paniwalaan ako. Paglakas-lakas ko, hayaan nyo. Patutunayan ko sa inyo na hindi ako nagsisinungaling at nanloloko. Isa lang ang hihilingin ko. Cecil, sana, huwag ka nang umalis sa atin. Huwag mo kong iiwanan. Please. O, Cecil, akala ko ba dito ka na lang muna? Kawawa naman ho si Tita Sandra. Kapag umuwi siya sa bahay galing sa ospital, wala man lang mag-aalaga sa kanya. At saka isa pa na eh, hindi naman pa kami nakakasigurado kung sino ba talaga kina Ma'am Monica, Tita Sandra nagsasabi ng totoo? Eh, minsan ho kami nagpadala sa damdamin namin eh. Ayaw na ho namin maulit yun. Sige, kung yan ang desisyon yung magkakapatid, kayong bahala. Cecil, kung gusto mong bumalik dito sa bahay, walang problema. Bukas ang pintuan namin para sa'yo. Salamat ho. Aba, bakit? Ang ibig ko sabihin, babalik ka pa ba? Pinakiusapan kasi ako ni Tita Sandra na bumalik na rito. Ang ibig mo sabihin, natauhan na si Ma'am? Oo. Kailangan ka nga pala niya. Puntahan mo na siya. Sige, pumasok na kayo. Kayo nang bahala dito ha. Susugod muna ako sa ospital. Sige na, pasok sige. Na. Sige. Salamat nga pala, Anton, ha? Wala yun, Cecil. Sa lahat ng oras, basta ikaw. Eh, ikaw na nga lang ang nag-iisang tao na napaghihingaan ko ng lahat ng nasa loob ko, eh. Tsaka ikaw na lang din nakakaunawa sa akin. Ikaw rin naman, Anton, eh. Ganun ka rin naman sa akin. Pal! Uy! Kanina pala, kinausap ako ni Ma'am. Magkailan ka na babalik sa asyenda? Ah,
Tol, pakisabi lang kayo, ma'am, ano. Maraming salamat. Salamat sa lahat ng pagtulong niya at pagmamalasakit niya sa akin. Pero tol, kasi gusto kong subukang mabuhay tumayo sa sarili kong paa. Gusto kong subukang tumaban. Minsan na kasi akong natakot eh. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong mag-isa. Kahit alam kong nansang kayo na handang sumuporta sa akin. Yan mo, tol. Sasabihin ko kayo, ma'am, yan. Sigurado matutuwa yan. Ho! Ang sabi ko, alamin mo kung paano nalaman ng Monikang yun ang katotohanan tungkol kay Juan. Ma'am. At huwag kang magpapakita sa akin. Ha? Hanggat hindi mo nalalaman kung sino ang taong yon. Kung sino nagsabi, huwag kang babalik dito. Sige na, umalis ka na. Sige na. Oh, ma'am. Sige na, dali. Opo. Experience ka na ba sa pag-waiter? Ah, oo. Sa Maynila po. Danilo. Danilo Miguel? Eh, hindi ba ikaw yung suspect niya sa patayan sa kabilang ibayo? Oo. Pero tapos na po yun. Napatunayan po na wala po ang kinalaman dun sa kaso. Nandiyan po sa NBA clearance ko. Tingnan niyo. Nandiyan po lahat-lahat. Alam mo, Mr. Miguel, this has nothing to do with your case, ha? Ang tinatanggap kasi namin dito, yung bang at least eh, college level. Pero huwag ka mag-alala. Pag nagkaroon ng job opening sa kitchen, patadalhan ka na lang namin ang sulat. Okay? Sige. Salamat pa. Sige. Kasama na rin dito pati yung huling sweldo ni Danilo. Salamat ho, ma'am. Pinapasabi nga ho pala ni Noel na nagpapasalamat ho si Danilo doon sa alok niyo sa kanyang bumalik siya rito sa asyenda. Kaso, maghahanap na lang daw siya ng ibang trabaho para sa sarili niya. Ma'am, may problema ho ba kayo? Huwag niyo sana masamain. Kung pwede lang kung sana maging magkaibigan tayo ulit. Aalisin ko yung pang-personal kong damdamin, gaya niyang sinabi niyo sa akin. Pero sana ho, maging katulad pa rin ng dati, na pagsasabihan niya pa rin ako ng problema niya. Kasi ho, gusto ko, masabi ko rin yung mga magiging problema ko. Alam mo na kasi siguro kung ano nangyari kay Sandra, hindi ba? Parang nalulungkot ako na naka-recover siya. Alam kong masama pero hindi ko maiwasan eh. Kasi alam ko hindi pa tapos ang pakikipaglaban ko para sa magkakapatid. Alam ko gagawa pa rin siya ng masama sa kanila. Huwag kayong maglala, ma'am. Wala namang masamang nagtatagumpay. Tsaka isa pa, malaki pa rin ang tiwala ako na esperansa na makikita nilang tunay na kulay ni Sandra. At makikilala nila kayo. Gaya ng pagkakakilala ko sa inyo. Maraming salamat, Buboy. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Salamat din, ma'am. Pwede na ba siyang kumain, Celia? Siguro naman, Esther. Kasi baka naman hindi pa pwede, sayang naman itong inihahanda natin. Ang importante, madalaw natin siya. Aba, hindi rin biru-biru yung ginawa niyang pagtulong sa atin.
pinabili ko pala ng prutas yung mga kasamahan pa natin. Okay ka na ba dyan? Oo, ito na. Estrella. Ay, Danilo. Ano po? Ano? Kumusta ang aplikante? Kumain ka muna o may merienda dyan, baka nagugutom ka. Ah, natanggap ka ba eh, ho? May nakuha na silang iba nung dumating ako. Ay, nako, ganyan talaga ang buhay. Sa isang trabaho ngayon, libo-libo ang nag-aagawan. Danilo, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Magtatanong-tanong ako kung meron pang bakante dyan, ha? Pangako yan. Salamat po. Alang anuman. Anak. Ay, okay po ako. Okay mag-alala. Ganun po lang siguro talaga yan. Kung hindi po talaga para sa inyo yung trabaho, hindi para sa inyo. Sabi naman nila sa akin ay tatawagan daw nila ako pagka nagkaroon ng bakante. Pinagluto kita ng paborito mong putahe. Sayang, Esther. Hindi pa ako pwedeng kumain yan eh. Sabi ko na sa'yo eh. Esther, okay lang yun. Hindi naman masasayang yan eh. Sandra, huwag kang mag-alala. Ipagluluto ka namin pag pwede ka nang kumain ulit. Okay? So ngayon, magpagaling ka na muna. Magpahinga. Ha? Salamat. Prutas na muna ang kakainin mo. Tapos wag mo na muna intindihin yung mga ikinakalat na chismis ni Monica. Tungkol doon sa ama ng magkakapatid, wag mo na muna problemahin yun. Okay? Ngayon, ang pwede mong gawin eh, you take a deep rest na lang. Diba? Salamat. Kailan ba ako pwedeng umuwi? Inip na ako rito eh. Eh, wala pa pong sinasabi yung doktor. Sige po. Pero Esperanza, babantayan niyo naman ako, hindi ba? Kayong magkakapatid, hindi niyo naman ako pababayaan, hindi ba? Oo, tita. Huwag ko kayo mag-alala. Kaya lang ho, sinabi namin sa doktor na ako po pwedeng dito na muna kayo para maalagaan kayo mabuti. Alam mo, kaya ko lang naman pati gustong umuwi talaga dahil gusto kong maayos ang gulong ito. Gusto ko na iharap mo sa akin si Monica. At patutunayan ko naman sa harap ninyong magkakapatid kung sino sa amin ang nagsisinungaling at nangloloko. Hayaan niyo, tita, kapag pumayag na yung mga doktor, iuwi na ho namin kayo. Salamat, Esperanza. Ano, may gusto ko ba kayong kainin, tita? Nagbabalag ko kayo. Orange, please. Mami? Mami, kamusta ka na, Mami? Paola! Mami! Anak! Mami! Ang kapal din naman pala talaga ng pagmumukha mo, no? Matapos yun itong gawin sa mami ko, kapal talaga ng pagmumukha mo, nandito ka pa rin? Paola, aksidente anak ang nangyari. Wala silang kasalanan. Esperanza, ang mabuti pa siguro, umuwi ka na muna. Pasensya ka na sa anak ko. Mami, pwede ba? Huwag mo nga akong ihingi ng pasensya dyan sa babae niyan. Talaga naman makakapal sila eh. Silang tatlo magkakapatid. Pahala, tama na. Sige, tita. Uwi na lang muna. Sige, Esperanza. Good! Dahil wala kang lugar dito sa kwarto to. Paola, stop it na.
Sige, Tita. Umalis ka na! Hala. Ay, ano naman ba itong kalukuhan to? Paula, alam mo ang dahilan kung bakit ko ginagawa ito. Pero, Mami, hindi na maganda yung nangyayari sa inyo. Nadisgrasya na kayo, muntik na kayong mamatay dahil dun sa tatlong magkakapatid na yon. May karapatan ako magalit, Mami, dahil anak niyo ako. At dahil lang dun sa tatlong walang yang yon, kaya kayo nagkakaganyan, ha? Alam ko kung anong ginagawa ko. Nagkataon lang na naaksidente ko. Makakabawi rin ako, Paula. Kaya lang hindi ngayon ang panahon. Pero, Mami... Pag bumalik si Juan, pagbalik ni Juan, gagantihan natin ang mga walang yan yun. Sisiguraduhin ko sa'yo. Thank you.